Kumusta po kayo dyan mga master at welcome po ulit sa YT channel ko, Carluto TV. In today's video, bibigyan ko lamang po kayo ng update patungkol po dito sa pinatutupad ngayon na Metro Manila Traffic Code o yung single ticketing system sa Metro Manila. Mga master, formal na nga pong inaprubahan ang Metro Manila Traffic Code at ayon sa MMDA, target itong maipatupad ngayong first quarter ng taon ngayong 2023. Ngayong aprobado na ng Technical Working Group, itong final draft ng Metro Manila Traffic Code ay ipipresenta na ito sa mga mayors sa Metro Manila para kung meron pa silang mga suggestion o tutol ay ma-reconcile pa ang mga ordinansa sa batas trapiko sa loob ng Metro Manila. Sa ilan nga pong mga reports ay inaprubahan na ang Metro Manila Traffic Code sa ikalima at huling pagpupulong ng Technical Working Group na pinangungunahan ng MMDA, LTO at mga kinatawan mula sa lokal na pamahalaan sa Metro Manila, ang Metro Manila Traffic Code. Dito nakapaloob ang mga detalye at mga regulasyon sa magiging implementasyon ng single ticketing system. Po ay may patutupad po sa first quarter of 2023. So, ang nangyari po kanina, na-approve na po ng Technical Working Group ang Metro Manila Traffic Code. Sa pamamagitan ng single ticketing system, mga master, gagawin ng iisa ang interpretasyon ng mga lokal na pamahalaan sa definisyon ng mga traffic violation. Gagawin ring magkakapareho ang mga multang ipapataw sa mga traffic violations sa Metro Manila. Depende sa kung ano ang naging paglabag ng isang motorista sa batas trapiko. Ang kagandahan lang dito ay magiging online na din ang pagbabayad ng penalty o multa para hindi na kailangan pumunta ng motorista sa syudad kung saan siya nahuli o nakagawa ng traffic violations. Pagtatapong LTO ng mga online payment centers para po kung galing po kayo sa probinsya tapos nahuli po kayo sa for example po sa Quezon City, pwede pa rin kayo magbayad po sa mga online payment centers kahit umalis na po kayo sa lugar. Dagdag paalala lang mga master na meron din pong gagawing demerit point system ang Land Transportation Office. Kada violation ay may katumbas na demerit points na magiging batayan kung dapat na bang kumpiskahin ang driver's license ng isang driver na pwede ring makaapekto sa validity ng kanyang driver's license. Pag nakaabot na po sila ng 10 demerit points, pwede na mag-confiscate ang traffic enforcer ng lisensya. Depende po sa driver kung ilang demerit points ang nakuha nila ay maapektuhan rin yung period of validity ng pag-renew ng lisensya po nila. Ayon din po kay Mayor Francis Zamora, na siya ring presidente ng Metro Manila Council, lumalabas sa mga ginagawa nilang pagpupulong ng mga representative na mga lokal na pamahalaan ng Metro Manila ay wala namang tumututol sa naging desisyon sa ipatutupad na single ticketing system sa NCR. Kung ikaw ang tatanungin mga master, pabor ka ba dito sa Metro Manila Traffic Code na ini-implement ngayon ng MMDA, ng LTO at ng mga local government unit sa NCR. Kung meron kang suggestion o komento patungkol sa topic na to, ay comment mo lang yan dyan sa comment box natin. Babasahin ko yan at pupusuan. So paano mga master, dito na lang po muna natatapos yung maiksi natin video. Sana po ay nabigyan ko kayo ng maiksing impormasyon patungkol po dito sa Metro Manila Traffic Code o yung single ticketing system na ipinatutupad ngayon sa Metro Manila. So paano po, kita po ulit tayo sa susunod kong video. Ingat po tayo lagi sa daan and God bless!